Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte at napakahilig sa mga pampaswerte? Alam niyo po ba mga bossing ko na mainam po yan kesa wala po tayo mga pinaniniwalaan, natanggap lang tayo natanggap ng mga negatibo at wala tayong mabisang proteksyon at wala tayong pang-attract ng kasaganahan. Ngayon po mga bossing, kayo po ba ay isa sa mga mahilig na magsuot ng mga iba't ibang klase ng mga lucky charms? Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mahilig na maglagay ng mga iba't ibang dekorasyon sa ating tahanan? Kayo po ba mga bossing ko ay mahilig magbitbit ng mga agimat, anting-anting, or kaya po ay mutya? Kung kayo po isa sa aking mga nabanggit ay napakahilig, ay mainam na manood po kayo nito. At ito po may papakita ko sa inyo ng mga bago na maaaring makatulong po sa inyo upang kayo magtagumpay sa buhay. Kaya kung kayo pinaniwala sa mga gatong mapamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte. Aba mga bossing ko, alam niyo po ba na si Ma'am Rudy Baldwin ay hindi po naniniwala dyan? Pero alam niyo po ba, ang bukod tanging gustong gusto po niya at naniniwala po siya sa mga metal. Kagaya po nitong aking papakitang ito sa inyo mga bossing ko. Ito po mga bossing ko, una sa lahat, ito po muna ang aking po papakita po sa inyo. Ang metal bracelet na ito mga bossing ko na may dulot sa ating tagumpay. Ito po mga bossing ko, nung napadpod po sa amin si Ma'am Rudy Baldwin, ay hinaplos niya lahat ang mga bracelet at ito po ang nagningning po sa kanya. Dahil matagal na daw po naghahanap si Ma'am Rudy Baldwin ng metal bracelet. Ito po mga bossing ko, ang metal ay kahit anuman ang maaaring maganap, mga bossing, hindi po ito madudurog or hindi po ito mababasag. Ang metal ay metal, matatag po yan. Inihalin tulad po ito sa halimbawa sa negosyo po ninyo, kayo po'y magiging matatag. Or kung sino man po makakasalamuha po ninyo, kayo po yung laging mangunguna kasi ang gamit nyo po ay metal. Kung kayo po ay nagdanais na magtagumpay sa inyong negosyo, kailangan nyo po ng metal bracelet. At kung kayo po isa sa mga mahilig mag-travel, kung ano't ano man po ang pupuntahan po ninyo, lagi kayong maliligtas dahil ang hawak nyo po ay metal. Ganon din po sa mga OFW na maganda na meron din po kayong suit na ganitong metal upang sa ganon ay kayo po'y maligtas saan man kayo tutungo. Ganon din po sa inyo po mga anak. Kung ang inyo po mga anak ay nag-aaral pa, gusto nyo po lagi silang nasa top or magkaroon sila ng mabisang proteksyon, kailangan din po nila ng metal. Kung kayo po ay nasa trabaho at gusto nyo po na kayo ma-promote or kaya po ay madagdagan ang kita, mainam na meron po kayong gamit na metal. Mainam mga bossing ko na i-welcome po natin ang metal sa ating pong buhay. Kung kayo po ay kasalukuyang hindi pa na-welcome ang metal sa inyong pong buhay, maging sa mga dekorasyon po natin ay maganda rin po ang metal. Yan po, ang metal ay pangkalahatan na bawat taon na lilipas, metal ay metal, hindi po yan kukupas. Ngayon po mga bossing, kumbaga aabutin pa ito ng ating mga kanununuan, hindi po yan kukupas, kumbaga metal pa rin po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito rin po ang isa sa mga nagustuhan ni Ma'am Rudy Baldwin. Ito po mga bossing ko ay ang tatlong kristal, palaki ng kristal natin at paganda ng paganda. Pero syempre mga bossing, hindi po lagi po siya yung talagang totaling namimintain yung kristal kasi iba-iba rin po yung mga shape po niya. Ngayon po mga bossing, ito pong crystal natin ito ay may dulot na tagumpay kung isa ka sa mga mananaya at gusto mong magwagi na limpak-limpak na salapi. Kung gusto nyong mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, kung may problema ka sa negosyo, o kaya gusto nyong mas palaguin ang inyong pong negosyo, mainam na merong complete na ganito mga bossing. Ito po'y perfectong sangkap na napakaganda na magbibigay ng tagumpay sa inyo. At kayo po mga bossing, kayo simulan natin ngayon taon ng 2021, magniningning kayo na akala mo'y parang crystal. Ngayon po mga bossing, ito po ang ating lemon citrine, ang tawag po dito. Ngayon po mga bossing, ganito po inyo pong gagawin. Meron po siyang nakapaligid na apat. Itong apat na ito ay green. Green is for money. Tapos itong ating sky blue crystal. Ito po mga bossing ko, ang dulot nito ay sa kalusugan, kapayapaan, anti-stress, kung kayo po ay laging nai-stress sa buhay, kung kayo po ay laging may problema sa buhay, naku, aalisin po niya nito mga bossing.
Tutulungan po kayo nito na bagay magtagumpay pa sa buhay. Instead na problema, kaligayahan, tagumpay ang maaaring mapapa sa inyo. Ganun din po mga bossing ko ang crystal na blue. Ang blue para po ito sa kalusugan din natin. Anti-stress din po siya kasi blue po siya. Tapos ito po for healing. Ganun din po yung mga kapayapaan ng buong pamilya. Kung away-away, may mga third party hindi maiwasan, kailangan nyo po ng blue crystal. At kung kayo po ay lagi-lagi minamala sa buhay, kailangan nyo po ng red crystal. Ito po ay magbibigay ng tagumpay sa inyo. At syempre, ang green, hindi po yung mawawala. Ito po ay for money. At pagkatapos, halimbawa ikaw ay tataya, or aalis ka, pupunta ka sa negosyo po ninyo, at gusto nyo kayo po ay mas maka-attract na kasaganahan, ito po ay dadalhin nyo itong ating lemon citrine. Pagtapos, pag umuwi na kayo sa gabi, nagayin nyo lamang po siyang ganyan. Basta kada kayo'y aalis or tataya, dadalhin nyo ang lemon citrine. Ito po'y nakalagay sa 888 na plate. Ibig sabihin po nito, ito po ay metal. Ito pong 888 plate na ito. Ito po ay tagumpay po sa inyo. Bibigyan ng katuparan ang lahat ng mga pangarap nyo po sa inyo pong buhay. Kung sa kasalukuyan napapagod ka na sa sitwasyon na kung ano meron ka, tutulungan po kayo nito para mawala na yung pagod nyo pong yan, para mawala na yung problema nyo pinagdadaanan. Ito po ay mainam na meron po tayo. Ganun din po mga bossing ko, ito nga pong ating ito pong ating magnet. At kayo po mga bossing ko ay tapatan po ang inyong puntahanan, mainam na meron po kayong amber, at ganun din po itong ating magnet. Ito po yung sinabi ni Ma'am Rudy Baldwin. Kaya lang po, out of stock na yung malaki po natin. Pero syempre, kapag ganitong kaliit, bababa rin po ang presyo po natin. Mainam na maglagay kayo ng ganito, magsiksik kayo ng ganito sa inyong puntahanan, upang sa ganon ay kung yung mga tapatan na yan na malas, ay ang malas na yan ay maging swerte. Ito po yung maganda po niyan, amber, at ito rin po ating magnet. Ito po yung kombinasyon na isisiksik natin sa ating puntahanan. Pwede po ito sa likod ng pintuan ng main door upang sa ganon, yung mga malas na yan ay maitaboy. Ngayon po mga bossing, napakainam din po na meron po tayong ito naman po mga bossing ko ay panapit sa pintuan. Ito po mga bossing, nilagyan ko po siya ng ano kasi ito po mga bossing ko ay baka kasi magkahalo-halo. Kaya kumbaga naka-level na po to sa akin. Ito po mga bossing ko ay meron po tayong 4-leaf clover. Meron din po ditong continuous lock. At meron po dito mga bossing ko na metal. Ito po mga bossing ko ay ito pong ating pyrite stone. Mix po ang gold and silver. Ayan po siya. Tapos meron din siyang nutmeg at meron din po dito sunflower seed. Ito po ay may dulot na tagumpay sa atin once na meron kang sabit-sabit na ganito mga bossing. Ito po mga bossing, pwede kang maglagay ng wishes tapos isabit nyo po ito sa pintuan po ng inyo pong main door. Ang dulot po nito ay napakaswerte. Ang nutmeg para kayo magtagumpay sa buhay sa pera. Ang sunflower para kayo kung sa kasalukuyang nalulungkot sa buhay at gusto niyo po maging maligaya, mawala mga problema po ninyo, kailangan niyo ng sunflower. At ito po yung success, for success, abundance, prosperity. At sinamahan pa po ito mga bossing nga po natin ang ating continuous lock. At ganun din po ito pong ating four-leaf clover. Ito po mga bossing ko ay may limang dahon pa ng laurel. Ito po ay proven na napakaswerte. Once na meron kang ganito, aba mga bossing, wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Sinisigurado kung magtatagumpay po kayo sa buhay, isabit nyo lamang po ito sa inyo pong pintuan. Pwede rin po kayong mag-wish na lahat ng mga kahilingan po ninyo dito sa ating panabit na ito, mag-wish po kayo sa bawat dahon ng laurel na nakalagay po dito na buo na dahon ng laurel. Pero syempre mga bossing, sa panahon po ngayon, hindi po tayo masyado makakaano ng yung buong buo talaga. Lalo-lalo na ito po itatravel po sa inyo. Kahit yan po ay medyo may pingot, nakapranggot, yan po mga bossing ko ay okay na po yan. Gamitin nyo na po yan pampaswerte. At ito pa po mga bossing. Ito po mga bossing ko ay ang red jasper. Ang red jasper na ito ay ibinabad po ng 1 week sa, ito pong red jasper na ito ay binabad ng 1 week doon po sa ating pong alak na sinamahan pa po ito ng ating pong ugat ng balite. Tapos, kumbaga nandito na po ang perfectong sangkap. Ito po yung ating red jasper sa loob. Ayun, nalaglag. Ito po yung etong red jasper sa loob. Ito po mga bossing ko yan, yung red jasper po natin. Tatlong piraso po ito. Pwede nyo ibigay sa inyo pong anak, pwede po sa inyo pong mister, sa inyo pong missis, or kaya sa inyo po lahat po ito para mas maging powerful. May bawang din po siya, sunflower, nutmeg, rosemary, meron din po siya mga bossing ko na clove, tapos meron din po siyang dahon ng laurel po sa loob. Ayan. Ah, hindi, wala po siyang dahon ng laurel. Ang may dahon ng laurel, itong panabit po natin. 5 dahon ng laurel na panabit. Tapos, ito po yung may red jasper po tayo sa loob na binabaran rin po sa ganitong perfectong sangkap. Bukod pa po sa binabad po dito sa ating perfectong sangkap na ito, mga bossing ko. Ito po, mga bossing ko naman, ay yung red jasper,
Yung isa lamang na red jasper, dalhin niyo po kahit saan kayo tutungo. Swerte po ang dulot po nito. Tagumpay po ito. Kung ikaw ay isa sa mga mananaya, tagumpay po kayo dito. Bibigitan kayo ng swerte, kaya nga po ito binabad sa ala. Kasi di ba alam niyo naman, masama lang banggitin dito. Di ba? Nawiwili kayo sa pag-inom niyan. Ngayon po, ganun din po yung swerte po sa inyo dito sa red jasper. Mawiwili po ang swerte po sa inyo once na meron kayong ganito at naibabad na po siya ng 7 araw sa perfectong sangkap na botelya. Kagaya po nito mga bossing. Eto naman po mga bossing, bukod sa red jasper, may babad-babad na rin po kami nitong jade at ganun din po ang citrine. Ayan, tapos na po kami sa pagbababad ng 1 week sa red jasper na nabalot na namin ito. Ito naman po ang susunod. Ito pong ating citrine at itong ating jade. Para lagi po tayong may pera at malabo na maubusan tayo ng pera. Kapitan tayo ng swerte. Buruhin na po natin yan. Kumbagay, i-ano na natin siya para kumapit na po sa atin ang kaswertehan. Ngayon po mga bossing, eto pa. Kung kayo po ay lagi na lang walang pera, gamitan niyo po ito mga bossing ko ng perfectong sangkap po natin na kagaya ng unton. Ito po yung unton ko sinasabi. Pero ito mga bossing ko ay 3 days po natin na, pero yung mga naka-order na po sa amin na ibabad na po namin ng 3 days. Yung 3 days na ito, nakababad po ito sa usok ng dahon ng laurel. Ito po mga bossing ko ay proven na napakaswerte. Once na meron kang ganito, kayo po'y dire-diretso na po ang plon sa inyo na swerte niyan. Kayo po'y malabo na maubusan ng pera. Basta manalangin ka sa may silang. Pag dumating po sa inyo yung mga pampaswerte mga bossing, kayo po ay halimbawa, dumating ito ng gabi. Huwag niyo muna siyang gagamitin. Ito po ay mag-wish ka muna sa may silangan kinabukasan na. Nang umaga na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Humarap po kayo sa may silangan, paarawan. Halimbawa, tapos na kayo mag-wish. Tapos, halimbawa, di ba, 6:30. Halimbawa, 6:30 ka na simula. Hindi naman ikaw mananalangin hanggang alas 8, di ba? Sandali lang naman po yun, di ba, mga bossing? Kaya hanggang alas 8, ibababad niyo po siya. Tapos, pwede niyo na po siya ilagay sa inyo pong bag. Ngayon po mga bossing, hindi pa po ito nakalagay sa ganito. Ito po nakalagay rin sa plastic para hindi siya madumaan. Pero ito po mga bossing ko ay nakababad sa rosemary. Bukod sa pagpapausok, ito po mga bossing ko ay nakababad sa rosemary. Lagyan nyo lamang po siya doon sa may rosemary. Ito po ay proven na napakaswerte once sa meron kayong ganito mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito pa. Kung kayo po ay mahilig din sa mga iba't ibang klase ng Lucky Charms at isa ka sa mga mananaya, ito po ang ating all-in-one. Ito po yung nandito na po lahat-lahat. May inam na meron po kayong ganito. Kasi ito po ay, ito po kawayan po yan mga bossing. Swerte po yan. Strong relationship ng family at good fortune po yan. At nandito na po lahat-lahat. Ito po yung amethyst, anti-stress, rose quartz for love, jade for money. Tapos citrine for money. Ayan, for money po yan. Tagumpay po yan. At mabisang protection at gabay ng ating dragon. Alis malas po yan. At ito naman po mga bossing ko, ang tawag po dito ay Super 7. Si Super 7, ibibigay niya lahat ng inyong mga ninanais, mag-wish ka lamang sa kanya. At ang kagandahan nito, ang pinakapaborito ko, itong amulet na may nakataas na paa ng kabayo. Yan yung kabayo. Ibig sabihin niyan, tagumpay siya. Kayo po lagi mangunguna sa larangan ng kung ano man po yung kasalukuyang pinagdadaanan ninyo. Kung may negosyo po kayo, kung kayo po'y nasa trabaho at gusto nyo kayo ma-promote, sa mga anak ninyo nag-aaral, kayo po'y nagta-travel, or kaya kung ano man po yung mga ano nyo ngayon, lagi kayong suswertihin in short po dyan sa ating amulet na ito na may kabayo. Ito naman po mga bossing, kung kayo po'y may problema sa buhay, pag-ibig, magulong pamilya, kayo po'y may problema sa inyong kalusugan, at gusto nyo po na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, kayo po'y laging nakakaingitan ng inyong pong kapwa, gamitan ng anti-evil's eye. Itong bracelet na ito ang para po sa inyo kung lagi may problema kayo tungkol sa buhay, pag-ibig, at magulong pamilya. Kailangan nyo po ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung isa ka naman sa mga mananaya at gusto magwagi ng limpak-limpak na salapi, pwede rin po itong ating Super 7 dyan. Kung ikaw isa sa mga mananaya, tagumpay ka po dito. At ganoon din po sa all-in-one po natin. At ganoon din syempre dito po sa ating jade. Jade is for money. Ngayon po mga bossing, mayroon pa siyang wealth bag. Tapos citrine pa po siya, citrine is for money, at ganun din po ginamitan natin ito ng amulet na may mga tumatakbong kabayo. Ibig sabihin po niyan, tagumpay po tayo. Ngayon po mga bossing, ito pa. Kung kayo isa sa mga negosyante at gusto magwagi kumbaga sa buhay po ninyo ay magwagi po kayo, at kayo po sa inyo pong negosyo ay kayo po ang lagi nangunguna, mainam na meron kayong ganito, or kaya isa ka sa mga mananaya, yun, kaya magwagi, tagumpay po kayo dito. Kasi kung sa kasalukuyan, kaya nyog po, kaya ako nga po yung nagpatutunan na ng nyog, kasi ang nyog, di ba, mataas po yan, matayog, tinitingala. Ibig sabihin, hindi ka, kung kasalukuyan, dinadown ka, tinitires, soon, titingalain ka. Yan po'y gamitan natin ng nyog. Ito po mga bossing, ang kagandahan nito, ginagamit po ito sa mga taga-bulag. Bakit kamo? Halimbawa, kayo po'y may negosyo.
kayo po'y, or kaya isa ka sa mga nag-aahente, yung tipo ba na hindi ka maka, kumbaga hindi ka maka, makabenta, kumbaga mailap sa inyo ang lalo-lalo na yung mga bumibili, hindi nyo sila maalok, hindi, kumbaga hindi sila naano sa inyo, hindi sila na-attract, hindi sila bumibilib, kaya kailangan nyo ng taga-bulag para, ano ba, alokin nyo sila, oo lang ng oo yan. Yan, ito po isa sa mga maganda, meron din akong kakilala na sila po'y dumaan yung mga pagsubok sa atin sa buong mundo, diba, itong lalo na yung 2020, sila po'y nanatiling matatag. Kung mapapansin nyo, kung titingalan ka sa kahirap po nila, meron po silang ganito. Ito po kasi mga bossing, kumbaga yung customer, hindi po siya yung tipong isang beses lang bibili sa inyo. Lagi-lagi po yan na bibili po sa inyo. Parang lagi siyang hatakin na bumili po sa kanila. Ma-attack sila na ma-attack na bumili po sa inyo. Maganda na meron po kayong ganito. Kung ikaw ay negosyante, kung ikaw po ay, yun nga po, kung ikaw ay nag-aahente ng lupa, or kaya kung ano man inaahente nyo, insurance, or kung ano man po yan, maganda na meron po kayong ganito. Ito po yung mga pambihirang nyog na walang mata. Proven po ito na napakaswerte. At ganun din po mga bossing ko, syempre, ito pong ating perfectong sangkap, ang magic bottle po namin. Ngayon po mga bossing, nandito na lahat-lahat. Mag-wish ka lamang sa loob ng botelya. Maglaan ka ng kahilingan po dito. Tapos, isiksik nyo po dito sa ating loob ng botelya. Nandito po ang ugat ng pera, ng tagumpay. Nandito rin po mga bossing ko ang ating nutmeg. Ang nutmeg for money po yan. Pantaboy malas, bawang. Ganun din po yung ating 5 elements. Ang 5 elements na ito ay makakatulong sa atin upang sa ganon, mawala lahat ng mga kamalasan, lahat ng swerte ay mapa sa atin. Kasi yung 5 elements na yan, 5 lucky stone po yan, na maliliit lamang na nandito po sa ilalim. Tapos nandito rin yung bigas ng kasaganahan. At syempre, nandito rin yung black eye piece po natin. Meron din po siya mga bossing ko na maliit na magnet. At sinamahan din po siya mga bossing ko ng ating, ito po yung ating pirate stone. Ang pirate stone, yan po ay mix ang gold and silver symbol of wealth. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y mahilig sa mga pampaswerte, ito pong aking mga pinakita sa inyo kung may nagningning sa inyo pong mga mata at nagnanais po kayo na umorder. Umorder po kayo mga bossing ko sa 0948-788-9806, Palawan Express, Joel Agrimana, 0948-788-9806. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.